Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo na ikalabing apat na linggo sa pangkrimang panahon sa unang taon ng ating liturhiya. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon naman na cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin sa misa nating ito ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. At ang intensyon para kay Isidro Serupia Sr., para kay Helen Manuel, at para kay Arthur Pascua. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa, ipinapahayag ng ating unang pagbasa ang kabutihan ng ating Panginoon na ipinahayag niya sa pamamagitan ni Jose na anak ni Jacob na naroon sa Ehipto at nagpunta ang kanyang mga kapatid na sila ay nagsabi magbayad na sa ginawa nila sa kanilang kapatid. Sa ating ebanghelyo, pinili ng ating Panginoon at hinirang niya ang 12 apostol upang ipahayag ang kabutihang loob ng Diyos sa kanyang paghahari upang magkaroon na ng simula ng panahon ng kaligtasan. Tayo ay niligtas ng ating Panginoon dahil sa kanyang kabutihang loob. Pero kuminsan dahil sa ating karupukan at kahinaan, hindi tayo tumatalima sa kalooban ng Diyos at dahil dito tayo nagkasala. Kaya dumulog tayo sa ating Panginoon upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyay ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpakumbaba ng anak mong masunurin. Ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagalo mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon,
nang wala nang makain ang mamamayan, ang mga taga-Ehipto ay dumaing sa Paraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin. Lumaganap ang tagutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Ehipto. Palubha ng palubha ang tagutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa. Kaya't ang mga mamamayan nila'y pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. At lumakad ang mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto upang bumili ng pagkain. Laganap na ang tagutom sa buong Kanaan. Si Jose, bilang gobernador ng Ehipto, ang nagbibili ng pagkain sa mga tao. Kaya sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila'y yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. Tatlong araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng ikatlong araw, sinabi ni Jose sa kanila, ako'y may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Ang sabi ninyo'y tapat kayo, hindi ba? Kung gayon, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo. Ang iba'y magdala na ng pagkaing binili ninyo para sa inyong sambahayan. Ngunit bumalik kayo agad na dala ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo maaano. Sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos, ang wika nila sa isa't isa, nagbabayad tayo ngayon sa ginawa natin sa ating mga kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan. Iyan na nga ba ang sinasabi ko, wika ni Ruben. Nagsusumamo ako sa inyong huwag saktan ang bata, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan. Hindi nila alam na nauunawaan ni Jose ang kanilang usapan sapagkat gumagamit pa ito ng interprete kung humaharap sa kanila. Iniwan muna sila ni Jose dahil sa hindi niya mapigil ang pag-iyak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin. Pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin. Pag-ibig mo'y aming hiling. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala, sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutong sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Magsitayo na po ang lahat.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling na mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sina Pilipi at Bartolome. Si Tomas at si Mateo na publikano. Si Santiago na anak ni Alpio at si Tadio. Si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintel o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nagsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng 14th na linggo ng kanilang panahon. At ngayon po ay ang tema natin ang pagtawag ng mabuting Diyos para sa atin. Sa ating unang pagbasa, ang sumagot sa panawagan ng Diyos ay si Jose na kahit siya'y ibininta sa mga Ismailita ng kanyang mga kapatid, nagiging alipin at ngayon ay naging gobernador. Siya ang nagkaroon ng paraan upang mapaghandaan ang tagutom at dahil doon maraming bigas ang Ehipto. At dahil mayroong tagutom, lahat ng tao ay pumunta sa kanya, pati na ang kanya mga kapatid na hindi nila nakilala siya sapagkat siya ay may iba ng ayos at nagsasalita sa pamagitan ng mga interpreter. Pero doon ay ipinapahayag din ni Jose ang kanyang habag para sa kanyang mga kapatid. Ngunit gusto niya natawagin ang kanyang pinakabunso na kapatid na si Benjamin at sa pagkatapos dito ay makita rin natin na sumama din ang kanyang ama si Jacob at nanirahan sa Ehipto. At doon nagsimula na ang hinirang na bayan ng Diyos ay napunta muna sa Ehipto. Pero ang kanilang pag-asa pagkatapos nung sila naghihirap sa Ehipto ay pagkaroon
ng tagapagligtas at ito'y nangangailangan ng pagtitiwala. Kaya sinasabi sa ating Salmo 32 na ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinalinga niya. Ganun rin tayo, kinakalinga tayo ng Panginoon kapag tayo may takot sa Kanya, kapag tayo'y nananalig sa Kanya, kapag tayo'y tumatalima sa Kanyang kalooban. At upang maipahayag pa ang kabutihang loob ng Diyos, ay hinirang ng ating Panginoong Hesus ang 12 na tinatawag niyang apostol sa ating Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 7. At itong mga apostol ay tinatawag na apostolos na sa tradisyon po ng mga Hudyo, ang apostol ay siya yung tagasingil ng tinatawag nilang buwis sa templo. Kaya ang buwis ng templo ay tinatawag na apostole. At upang dalhin ang mga sulat ng mga pinuno ng Jerusalem, itong mga apostol ay tinatawag nila kuminsan na Shelia. At Shelia ay salitang Hebreo na siya yung representante ng sambayanan upang dalhin o gawin ang ipagawa sa kanila sa pangalan ng Diyos na si Yahweh. Pero sa ating Ebanghelyo ngayon, ang apostol ay kaiba. Ang apostol o apostolos, ayon pa sa salitang Grego, ito ay mula sa dalawang salita na stelen at apo. Stelen, ibig sabihin, padala, at apo, ipadala, sa hahayo sila sa lahat. Kaya apostolos, sila'y pinadala at hayo upang dalhin una sa lahat ang mensahe ng paghahari ng Diyos. Pangalawa, ang pagpalayas ng mga demonyo o ang masamang espiritu. Pangatlo, ang pagpagaling sa lahat ng sakit at karamdaman. Ginagawa nila ito upang ibalik uli at buuhin ang watak-watak, ang nagwatak-watak na bayan na hinirang ng Diyos. Kaya ang sinabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo Kapitulo 10 na hindi muna sila pupunta sa lugar ng mga hintel at maski sa mga Samaritano, sapagkat ang mga Samaritano, kahit na sila ay mga Israelita at mga Hebreo, hindi sila tinatanggap na tunay na Israelita. Kaya ang sinabi ng Panginoon, pupunta sila para sa mga nawawala na tupa ng sambahayan ng Israel. At itong sambahayan na nawala sa Israel ay unang misyon na dapat gawin ng mga apostol. Sa atin pong Ebanghelyo ngayon ay meron pong tatlong bahagi. Ang unang bahagi sa versikulo 1, Kapitulo 10, Ebanghelyo ni San Mateo ay ang panawagan para sa mga 12 apostol. 12 sapagkat nagsimula ang hinirang na bayan ng Diyos, chosen people of God, sa 12 na tribo na mula sa 12 na anak ni Jacob na naging Israel. Pangalawa, sa versikulo 4 hanggang at sa Kapitulo 10 sa Ebanghelyo ni San Mateo, ibinigay ang mga pangalan ng mga apostol: Pedro, Andres, Santiago, Juan, Filipe, Bartolome, Tomas, Mateo, Santiago, Tadio, at si Simon Makabayan at Judas Iscariote. Mga hinirang ng ating Panginoon upang una sa lahat ay kanyang ipahayag na sila ay bahagi ng isang
panibagong sambayanan. Kaya ang panawagan sa kanila ay magbuklod ng isang komunidad o sambayanan na kung saan ang sentro ay ang ating Panginoon. Una, upang madama nila ang presensya ni Kristo at magkaroon sila ng kakaibang kagalakan. At pangalawa, upang matuto sila sa mga mensahe ng ating Panginoon tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang kanilang ginagawa ay, pangalawa, ang pagtupad ng kanilang misyon. Ang misyon nila, una, sa pagpapahayag o pagbigay ng mensahe sa paghahari ng Diyos. At pangalawa, ang kagalingan, kagalingang espiritual matapos palayasin ang mga demonyo, kagalingang pisikal na ang mga may kapansanan at lahat ng sakit ay pagalingin nila. At itong kanilang ginagawa ay misyon hindi lang para sa 12 ng mga apostol, ngunit misyon para sa lahat. Kaya po sa ating Konselyo Vaticano ikalawa na mula noong naaprobahan noong 1964 ang dokumento ng misyon, Missio ad Gentes. Lahat tayo ay mga misyonero o tinatawag pa mga apostol na pinapadala ng ating simbahan. Una, upang dalhin ang mensahe ng ating Panginoon. Pangalawa, ang paggawa ng kinakailangan gawin upang matugunan ang pangailangan ng dinadalhan natin ng mensahe ng Diyos. At pangatlo, upang buklurin ang panibagong sambayanan na nasentro sa Diyos at para sa kapayapaan sa lahat. Dito natin makita na ang misyon ay hindi lang para sa mga pare, mga religyoso, mga madre, mga misyonera. Ang misyon ay una sa lahat, misyon ng lahat ng Kristiyano, pare man o hindi. Ibig sabihin, ang mga laiko ay may una ding misyon na gawin ang ginagawa ng mga apostol. Kapag ito'y ating ginagawa, dapat nating tingnan ano ang kaya nating gawin. Sapagkat hindi naman humihingi ang Diyos, ano ang magawa natin na napakadakila o napakalaki. Ang kailangan lang natin ay ating ipahayag sa simple na paraan paano natin ipahayag sa mga tao ang presensya ng Diyos upang ikapakilala natin ang Diyos, upang sila'y umibig sa Diyos, magmahal at ng tunay na kung saan sila rin ay magtiwala sa Diyos, maglingkod sa Kanya at manalangin sa Kanya. At kung madala natin ang Diyos may pakilala na sa kanila dahil sa ating buhay na may kabutihan at gumagawa ng mabuti para sa lahat, madala na natin ang ating kapwa tungo sa Diyos upang tayong lahat ay nabuklod na sambayanan ng Diyos. Ito ang ating panibagong misyon. Niligtas ng Diyos ang lahat ng tao sa pamamagitan ni Jose sa ating unang pagbasa sa Genesis. Niligtas tayo ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ni San Mateo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus at ng kanyang mga apostol. Iligtas pa rin tayo ngayon sa pamamagitan ng ating pagtupad ng ating misyon sa kaya nating dalhin. Ang mga magulang, ipahayag nila ang kabutihan ng Diyos na mamuhay sila sa pag-ibig sa kanilang pamilya. Ang mga manggagawa at lahat ng mga magsasaka ay kanilang gawin ang kanilang mga tungkulin sa pagpahayag ng kabutihan ng Diyos sa paggawa ng may pagmamahal. Ang mga nanungkulan, pribado man o sa pamahalaan, na maglilingkod ng tunay, walang pangungurakot at gumawa ng mabuti,
at maglingkod ng may pagmamahal. Ito ang pagtupad ng misyon sa bawat isa sa atin. Ikaw at ako ay may misyon na dalhin ang Diyos, ipakilala ang Diyos, upang dalhin natin ang lahat sa isang sambayanan ng Diyos na namuhay sa pag-ibig, kapayapaan, katarungan, at sa kabutihan. Naway ito'y ating magawa upang ating maipakilala sa lahat na nariyan ang Diyos na siyang saysay at kabuluhan ng buhay. Ating alalahanin, mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bilang bayang tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipahayag ang buting balita ng kaharian, itaas po natin sa Ama ang ating mga pangangailangan. Siya na patuloy na nagmalasakit sa atin. Atin pong itutugon, Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Yaong mga tinawag sa simbahan, upang mamuno sa sambayanan ng Diyos, naway maging matapang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Hesukristo saan mang bahagi ng daigdig. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga naghahangad na makita ang Diyos, naway makatagpo ng kaliwanagan ng diwa at makatugon ng buong puso sa paanyaya ng Diyos na makapiling siya. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga kabataan, naway makilala ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng kasiyahan at kalakasan mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang ating mga mahal na yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makalangit na Ama, sa iyong pagtawag sa amin sa pang-araw-araw naming buhay, hayaan mong bigyan kami ng espiritu ng lakas upang bigkasin amang katagang, Panginoon, narito ako, nakahandang sundin ang kalooban mo. Lingnan ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin niyo patid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay sinawang amin dumadali sa iyo upang ito ay maging
pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapatid, ay marapat ni kaya aming pasalamatan. Ikalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at nadarangal sa pamamagitan ng anak na kinalugdan. Kahit utang na loob ng iyong mga itinatangi, ang mga banal na kapiling mo lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kahit isa na mga isisiawit ng papuri sa iyong pahis sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Santo, 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 Diyos, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismita ng Espiritu ng banal, ang makalob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanghanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay, tuloy pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa mong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niyo si na aming Obispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng Mala Birhin Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lucio Reyes de Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng kalinglawan sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw,
Iligtas sa kasalanan at tila'y sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang eluwin mong laging lumilingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eukaristiyo, Banal na Misa, kayo sa loob at sa labas ng labanan ng Timnas ng Quiapo, kayo minaugnay sa mitan ng iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan na inyong panalangin ay dinggin ng Poong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat ng mulang samang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalaan kayo lagi ng Poong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalaan kayo ng Poong Isus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang Diyos ay may kabutihang loob at gusto niyang ipahayag ito sa pamagitan sa ating pagtugon ng kanyang panawagan na siya'y ating ipakilala upang siya'y mahalin at paglingkuran ng ating kapwa. Kaya dalhin natin ang Diyos sa ating kapwa at ang ating kapwa dalhin natin sa Kanya. Ngayon po ang pasbas. Mangyari po lamang ito sa bagya, mga bagay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Isus na sarili na higmas ng cross ng walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kalingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan na nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang walang imahe, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na may maalala ang pangako ng sabinyag na ikaw ang kalinibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Isus. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,